Papuhuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuhuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang mga bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinabi ng Panginoon, may inihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipol, inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Poon, huwag pabayaan
ang mga nahihirapan. O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan? Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw? Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan. Naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon. Tinutuyan ng masakim, sinusumpa ang Panginoon. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong. Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom. Ganito ang iniisip sa tuwi na niyong buhong. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta. At masakit kong mangusap, masama ang kanyang dila. Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang at ang nasay, patayin ang walang salat, walang malay na nilikha. Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan. Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa. Ika'y laging nakahanda sa pagtulong sa kanila. Poon, ang wala nang maasahan ay sa iyo nagpupunta, pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila. Poon, huwag abayaan ang mga nahihirapan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin sa kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadyay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig na niya sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin niya ang tambong nakahampay, ni hindi rin patatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay mapagpatagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao ay sa kanya ay ilalagak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang kagandahan ho ng mga ebanghelyo natin, minsan paalala sa atin. No? Hindi lang siya natin hinuhugutan ng inspirasyon, lalo na sa panahon na napanghihinaan tayo, pero ang
Ebanghelyo din ay magandang paalala sa atin kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Anong expectations niya sa atin? At sa ating Ebanghelyo, narinig natin, no? Na sana ang pag-asa natin ay sa Kanya ilagak. Kanino ka ba umaasa? Minsan yun ang magandang tanong eh. Kanino ka ba umaasa? Sino ang kinakapitan mo sa panahon ng kagipitan? Sa panahon na tila mo'y, tila ang pakiramdam mo ay walang-wala na, kanino ka kumakapit? Ang iba ho siguro ang isasagot sa akin, Father, sa Bombay po, sabagkat naniniwala siya ang taong gipit, sa Bombay kumakapit. Iba naman ho, sa patalim. Pero bilang Kristiyano, maganda rin makita na ang Kristiyano nang nagigipit, sa Diyos kumakapit. Dahil ang Diyos ang pag-asa niya, ang Diyos ang pumapatnubay sa Kanya, at kaya niyang ilatag ang Kanyang kinabukasan sa Diyos na nagmamahal sa Kanya. Maganda para sa atin, no, bilang Kristiyano, na sa ating pakikinig sa Kanyang salita, sa ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya, ang salita ng Diyos ang umuhubog sa puso natin. At kapag ang salita ng Diyos ang umuhubog sa puso natin, lumalago tayo sa kabutihan at pag-asa. Sa susunod na taon ay papasok ho tayo sa hubileo ng pag-asa. At tayo bilang mga nananampalataya, bilang mga maglalakbay, ay tumitingin lagi sa Diyos ng pag-asa sa kabila ng kawalan ng pag-asa natin. Sa kabila ng mga problema natin, yung mga nagpapastress sa'yo at nagpapa-anxious sa'yo, you look at the God of hope who gives you courage and strength. You look at the God of hope who helps you to walk again in the face of stress and troubles. Siguro ito yung magandang baon natin, no, bilang Kristiyano. At kasama din sa paglago natin sa ating pananampalataya, na ang paglago natin sa pananampalataya at paglalim ng pananampalataya natin ay nakikita din sa ating pagkapit sa Diyos na siyang pinaguhugutan ng pag-asa natin. Kaya magandang tanong, kanino ka ba umaasa? Sino ang inaasahan mo? At aminin natin, kung sa tao tayo aasa, minsan may mga pagkukulang ang kapwa natin. Minsan, paasa din. Pero kung ang Diyos, sa Diyos tayo kakapit, sa Diyos natin ilalatag ang ating pag-asa, Siya ang gagabay sa atin. Siya ang papatnubay sa atin. Siya ay pag-asa natin. Hindi Siya paasa sa atin. Kaya magandang aral at pwede nating ipulot, no, sa ating ebanghelyo ngayon na tayo bilang mga nanalig sa Kanya ay umasa sa Kanya ng buo. Tayo mga nagmamahal sa Kanya ay kaya nating ilatag ang kinabukasan natin dahil alam natin na kung ang Diyos ang kapiling natin, wala tayong dapat ikapangamba. Kung ang Diyos ang kalakbay natin na Siyang pag-asa natin, there's no place for fear, but only for faith. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama. Siyang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang ating itugon, Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay, naway makadama na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay na mga lingkod ng iyong pagmamahal. Maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna tayong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. At pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay at pangarap mo ay
kamtan. Announcement. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Maari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pabansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na kamin. Pinipintuho ka na amin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.